So, hello mga kaparis, mga chong at mga chang. Kumusta po kayo dyan? So, ito pong video na to ay true life experience. Paano ako nakarating dito sa France? So, nakakatakot po. So, sana po maintindihan nyo. It was 11 years ago. 11 years ago po yung experience na to. At saka sana po huwag niyong tularan ito dahil nakakatakot at saka talagang nakaka-nervyos. So, una po, pag-usapan natin paano nga ako nakarating dito sa France. Una po, meron akong kapitbahay na taga sa amin na nandito na sila. Tapos, syempre interesado akong pumunta dito sa France dahil umuwi ako ng Pilas, galing ako ng Israel. At saka sa Pinas kasi, pag naranasan mo na kasing mag-abroad, hahanapin mo yung income na meron ka pag nasa ibang lugar ka po. Kaya talagang parang hindi ka makontento. Kasi pag nasa Pinas ka kasi parang syempre nandyan ka sa pamilya mo, kaso nga lang araw-araw kasi pag nasa Pinas syempre labas ng labas yung pera mo, yung ipon mo. Kaya talagang mag-iisip ka saan nga ba makapunta, nga makalabas na nga para meron ka ring maitulong sa pamilya mo. At saka, ayun, parang para sa sarili mo kasi minsan parang hindi mo alam na yung pera mo, yung savings mo, labas ng labas. So, ayan po. So, i-short natin yung story. Nag-apply po ako dahil yung kapitbahay ko po, tinulungan niya ako yung mga paraan paano. So, sabi niya, meron silang kakilalang agency. So, ayun, kinausap ko yung agency at saka dalawa kami na taga sa amin sa Cebu na mag-apply papunta dito sa France. Remind nyo po, 11 years ago, 2011 po ito. Kaya siguro sa ngayon wala na ito, pero nakakaano talaga yung experience namin. So, ayan na po. So, ayun, kausap na namin yung agent. Sabi ng agent, ang style ng process namin, magtutour kami dito sa France. Kaso, wala kaming visa. So, ginagawa nila ng paraan. Kami naman, syempre, wala kang alam. Basta ang gusto mo lang, you don't mind, basta ang gusto mo lang makarating, di ba? So, ayan po, nag-tour kami ng Vietnam. Dalawa kami ng kapitbahay ko sa Cebu. So, ayan, nag-tour kami ng 3 days sa Vietnam. Tapos, yung ano na yon ng 3 days. After 3 days na nag-tour kami ng Vietnam, nag-stay kami doon. Inanuhan na nila kami ng ticket papunta naman ng China. Tapos sa China, doon na kami kukuha ng ticket naman, nakaready na rin, airplane ticket, papunta na ng Paris sana. Ayan, antay-antay kami. Siyempre, takot na takot yung takot mo lang Ako talaga ninenervyos ako para yung sigmura ko talagang naiibak ako lagi dahil ninenervyos ako. So, pag ano na namin, boarding na kami doon sa China, papasok na kami doon sa train na, sa boarding doon sa plane from China, papunta na ng Paris. Pag ano namin doon sa plane, hinarang kami ng immigration. Dalawa kami nung kapitbahay ko. Sabi nila, nasaan ang visa nyo? Ganyan-ganyan.
eh, parang tinitingnan na pala, meron pala silang mga spy eh, kasi tinitingnan kung yung reaction mo, yung profile ng kung ano mo, kaya dapat po, pangalimbawang ganyan, dapat yung talagang presentable kayo, yung, kasi naman kami, nagtatry kaming maging presentable, kaso nga lang, syempre, maaano mo yung expression ng mukha mo na takot ka. So, yung spy ng immigration, talagang hinold na kami kaagad. Hindi kami pinapasok doon sa boarding talaga ng plane. So, ayan, hinold kami. Tapos, dinala kami nila doon sa immigration, sa mga police doon sa airport ng China. Tapos, inaanon talaga nila, nakalkalin yung mga bagahe namin. Pero, ang ano lang nila, hindi sila authorized na talagang magkalkal doon sa bagahe namin. So talagang ipina-open lang nila sa amin. Hindi sila talagang nagkalkala. Kami lang nag-open, ganyan-ganyan. So wala silang nahanap na proof. So ayan, ang sabi lang nila, saan kayo galing? Galing kami ng Vietnam noon eh. Kasi tapos Vietnam, punta kami ng China, tapos from China, connecting na yon, papunta na sana ng Paris. So, napag-anohan ng mga police dun sa China na wala silang magawa sa case na yon dahil wala naman silang makitang ebidensya. Ang ginawa lang nila, i-deport nila kami doon sa Vietnam. So, pagdating namin ng Vietnam, so ayan, inaccept kami. Talagang alam nyo, pinasakay kami ng airplane, ng plane ng China na yon papuntang Vietnam. Tapos, may escort kami yung mga police. So talagang parang, para kaming mga criminal, kung sabihin. Tapos ayun, pagdating namin sa Vietnam, sa immigration, ayan, interrogation na naman, ganyan-ganyan. Pero doon lang kasi sa Vietnam, sabi nila, kung gusto nyo, sabi ng mga police doon, naghahanap lang din ng sul-sul. Kung gusto nyo magstay dito, magbabayad kayo ng $50. Oh, so nagbayad kami doon sa mga police ng Vietnam ng $50 each. So para maano lang kami. So ayan. Tapos, hindi, libre na kami. Ang agent na naman namin, inanuhan nila kami ng hotel ulit doon sa Vietnam. So, pagdating na naman namin ng Vietnam, nagstay kami ng mga 2 days. Sabi nila, huwag kayong mag-alala kasi talaga yung kasamaan ko gusto ninyong umuwi. Talagang nasya-shock sa yung process na naranasan namin. Sabi na ang agent, kung gusto nyo, antayin nyo, mayroong mga Tagalog na maging kasabay sa inyo. Tapos, itatry na naman nila na kumuha ng ticket. Papunta na nga ng Paris. So, ayan, meron dumating na 2 Tagalog. So, nagiging 4 na kami. So, less na yung kaba namin. Kasi yung 2 pa kami, talagang yung kaba namin, parang gusto na naming umuwi sa naranasan. So, pagdating na naman ng 2, ayun, tinatry na namin. Sabi ng agent namin, mag-tour ulit kami ng Cambodia. So, pagdating namin sa Cambodia, nag-stay kami 3 na naman ulit doon. Tapos, gala-gala, syempre, parang inano lang namin yung stress talaga namin. Ayun, gala-gala. So, after noon, after sa Cambodia, inanuhan na nila kami ng ticket ulit, papunta na ng Paris, ng France. So, syempre, less na yung kaba dahil 4 na kami. Bali, ang ginawa namin ay couple by couple. Kasi, 2 lalaki, 2 babae. So, pagdating po, ayan,
So, talagang inaaliw namin yung sarili namin para hindi makita yung kaba, ganyan, kung ano-ano. Tapos, edi, yan, flight na na araw na yon. Pag ano namin sa airplane, nakasakay naman kami, hindi kami gaya nung dati na nakontrol kami. Nakasakay kami ng plane na talaga papunta ng Paris. Pero yung papunta sa na Paris na yon, ano lang yon, kumbaga yung plane mag ano lang doon tapos saka pupunta ng Malta, kasi yung destination talaga namin Malta. So pagdating na namin ng Paris, paglabas na Paris, talagang ang ano namin, pupunta kami sa immigration kahit ano. Pagdating namin ng Paris, pagbaba pa lang, pagbaba doon, out ng airplane, ayun, inano na naman kami ng mga pulis. So, ayan, wala talaga kaming ano, talagang napaka hindi maswerte yung ano namin doon sa experience ko talaga. So, pagdating ng ano, ayun, diretso kami ng mga pulis po. Nilagay kami nila sa Red Cross, tapos ayan, inanuhan ng kaso-kaso. Tapos yung, pero yung agent na yun, yun talaga yung process na yun. Pero napaka, huwag nyo na lang pong gayahin. Napakahirap na experience na yun. So, ayan po, nakulong ulit kami doon sa, dito na talaga sa France. Kaso nga lang, ang maganda po dito sa France pag nakulong kayo, lahat ng mga kinulong doon sa halimbawang mga immigration na kinulong ng France, ng mga pulis ng France, immigration ng France, pinapalabas pa rin nila po. Kaso dapat kumuha ka ng abogado. Tapos yun, ikakaso, naranasan namin magkaso doon, talagang para kaming criminal, kung yung sa experience ko, kasi first time ko na experience talaga sa buong buhay ko. Nasa harap kami ng kaso, halimbawa nandyan ka, tapos lahat sa yun, mga abogado yan, tapos aanuhan ka, yung nasa talagang case. Kaya so in short po, pagkatapos ng kaso, bali nanalo kami sa kaso dahil sinasabi namin, magaling yung abogado namin, na hindi namin naiintindihan kung anong mga pasikot-sikot, anong mga sinasabi, dahil hindi kami masyadong marunong mag-English, ganyan-ganyan. Tapos ayun, pinalabas po kami. Pero paglabas namin, meron kaming papel na hindi kami pwedeng magstay dito sa France. So ayan po, tapos pagkatapos na yun, lumabas na kami. Paglabas kasi nung time na mga yun, 11 years ago, hindi pa sila masyadong stricto dito sa Paris. So parang okay lang sa kanila na halimbawa wala kaming papel. Basta ang aim mo talaga, makahanap ka ng trabaho. So ayan, pagdating namin dito, yung kapitbahay namin na nandito, hinanapan nila kami ng trabaho. Tapos ako din, naghahanap din ako sa online. So talagang aanuhin mo kung paano ka talaga makahanap ng trabaho. Dahil pag nung time na yon, pag may trabaho ka na, walang aanuhin yung pulis. Basta may papakita ka lang na ayan, may trabaho ka. So, ayan po yung experience ko dito, paano ako nakarating sa France, at saka sana po huwag niyong gayahin dahil nakakatakot. Pero, experience is the best teacher, diba? Sa awa ng Diyos, ngayon meron na akong papel, may 10 years na ako dito, hindi na ako basta-basta mapauwi. In God's help, dahil sa experience na yon, meron ding kumbaga sa akin, sa likod ng malas, may swerte. So, thanks God and thank you. At sana po may natutunan kayo sa experience ko. And huwag niyong gayahin na
So, thank you for watching, guys. At saka, see you sa next video. Thank you. God bless po. Thank you.